Colette's Buko Pie, which is based in San Pablo, is its best-known delicacy. As successful as this business is today, there was a time when couple attorney Regina Bulatao de la Cruz and Plaridel de la Cruz almost lost their faith in the business. But it was in 1989 when they had discovered the delectable taste of Buko Pie and did what seemed to be impossible in those days to be successful in this business. We are at Colette's with owner Plaridel de la Cruz, who will tell us and show us the makings of a very good Buko Pie. Saan po tayo mag-uumpisa? Sa masa? Dito, sa masa. Opo. Ito ay pinaghalo-halo na all-purpose flour, opo, mantika, uh-huh, asin, okay, meron konting paalsa, saka konting tubig. Yan lang naman ang lahok. Kapag namasa na, itong isunod. Iro-rolling natin siya para mailagay sa pie plate. Ah. Pie plate na ilagyan ng filling. Pag iro-rolling na siya na maayos, ilalagay siya doon sa... Ayun naman. Ayun naman. Ipaplastawa siya doon sa loob ng pan. Pie plate. Yan, naku, yan ang masarap. Yung puro buko. Isa yun sa mga sekreto siguro dahil yung mga iba ho, tipid na tipid. Nagtatakip po. Ayan. Yung pagkatapos lagyan ng buko, lalagyan ng pinaka-feeling niya, tatakloban. At ano mo susunod sa pagkataklob? Lalagyan ng... May halong itlog. Konting bulbod. At ayun, pala ang fluting. Ay! Yan. Gawang kamay talaga ay pantay na pantay. Ayun. Tapos po, they are packed into this oven. Yan. Pagkatapos yung medyo marami-rami ng nakapila rito, papasok na una natin niya sa oven. Sa oven naman ay tumatagal ng mga hindi kumulang mga isang oras. Ang baking. Pagkabag, ang baking time. And after the baking, we have perfect buko pie from Colette's.